isa siyang location manager ng mga shoots and basta sa pelikula, siya yung tagahanap nga ng location kung saan pwedeng i-shoot yung movie. Tapos, medyo ano siya eh, magulo, wapoys, minsan pumapalpak. Kaya natutunan niya na better pala pag lagi siyang may plan B na location na pwede din palang i-apply sa love life niya. Dito si Alvin, isang animator, struggling animator na gustong may patunayan. Ayun, ano siya, bum, tambay sa bahay kasi nire-render niya yung ginagawa niya. And, yun lang, simple lang yung gusto sa buhay. Pero may kotse ka naman. May malaki kami yung bahay at saka magandang kotse na iwan sa akin ng pamilya ko. And, ano siya, parang yung context sa kanya yung pagiging fallback sa trabaho at sa love life. Not really eh. As much as possible na ina-avoid ko. I never ko din pinapalitan yung mukha nung ka-eksena ko or... Parang yun ay imagine ko rin si Sancho kamukha ni ano ah. And then that's a technique kasi na parang kukuha ka ng totoong tao from your life. Tapos kunwari siya yung kausap mo. Hindi ka ganon. Hindi. Isa nga pwedeng yung pet mo ay palit mo rin. Hindi kasi, totoo yun. Parang sasabihin nila, oh, you remember when your dog died? No, that's different. Ako kasi, hindi rin. Hindi rin ako ganun na humuhugot ako sa personal na mga naramdaman ko. Kasi, bilang, hindi ako ganun eh. Ayaw akong makita ng tao kung ano yung totoo kong naramdaman bilang tao. So, hindi ko siya ginagamit sa mga eksena o sa mga, yun, sa mga projects na ginagawa ko. In the first place, kapag fallback ka, I think you wouldn't know most of the time. Diba? Kung ikaw ang fallback? Oo. Pero okay. Kung ikaw yung fallback, ayan, medyo ibang usapan yan. So ako, kasi mga fallback ko, more of hindi lang naman siya sa relationship siya pa. Pero sa relationship, ayan, si Rhian ang meron. Agad-agad ba to kay Rhian? Thank you for your honesty para mas komportable ako din. Ako din niya. Ako di ko kaya aminin. Ngayon game tuloy ako mag-share ng madetalye. So yung pangalan niya, hindi ganun. Kilala ka ba to? yung na-experience ko is, ako yung naging fallback nung una. He was in a relationship. And then he was making me ligaw at the same time. Pero hindi ko maseryoso because obviously he's in a relationship. So I went in a different direction. Tapos na-inlove ako sa iba. And then nung nagka-boyfriend na ako, siya naman yung nag-break with his girlfriend. So parang at the back of my head, iniisip ko talaga siya, 'di ba? Kasi parang kailan naman parang ganoon. So parang in some way parang mentally fall back ko siya. Kasi iniisip ko na if ever this doesn't work out, sana single pa rin siya. Parang ganoon. Hindi ko siya ex. So meron ka present. Hindi naman, parang alam mo yun, yung MU. Tapos... Ay! Tapos may gusto akong iba. Parang na-inlove ako sa ibang babae. Recent lang ba to? Eh, change ka na! Teenager pa ako ng teenager. Tapos parang MU kami, tapos... Parang na-inlove ako dun sa isang girl. Tapos nung hindi natuloy, nung parang nagka-problema, parang hindi nag-work. Tinuloy ko yung Virginia to Torwa. Ito siya iniisip na yun kasi ayaw kong isipin na matatapos tong trabaho. So, pero kahit naman sabihin kong actor pa rin ako, gusto ko may iba na akong ginagawa. Like maging creative o aral ako ng directing. So, ayan. Gusto ko, you're in the business pa si, may business. Small business sa probinsya namin. So, pero... Sorry, store.
Sa farm lang, sa bukid. Oh, my farm. Sa bukid lang. Ayun, nice na lang. Parang mas ginaganahan ako ngayon. Parang mas gusto kong lumawak yung mundo ko dito sa industriya. So, na hindi lang ako laging tatanggap ng script, tatanggap ng project, paarte. Gusto ko maging part na. Maging parte na ako ng mga ginagawa. I would probably go into some kind of design, furniture perhaps, or interior. Dati kasi akala ko gusto kong maging fashion designer. Pero when I took up fashion design, I changed my mind. Na parang mas gusto ko maging parang magko-conceptualize ng clothing line pero hindi na design. More on buyer. Okay, ad agency. That seems very creative and fun still. Every day will be a new challenge. Kasi I don't want to do the same thing every day.